Problemado sa tubig ang ilang residente ng Tamayo, Calaca, Batangas na may higit isang linggo na umanong umaasa ng inumin sa puso. Ayon kay Mang Serio, kailangan niyang gumastos ng 100 piso kada araw para sa ilang dram ng tubig mula sa puso. Sa kabila na wala silang inaasahang pinagkakitaan ngayon. Ilang araw yung tumatagal bawat isang dram? Maghapon ho. Maghapon? No. Halos ho kinukulang pa sa amin na maghapon ng isang dram. Oo, so ano? Dahil ko kami marami eh. May baby po ba kayo doon? Wala po. Pero may mga bata? Bata po, marami. Gaano? Eh, alam naman natin, importante yung tubig, pero... Opo. Eh, ano pong iniinom yung tubig ngayon? Misa po, gaya nung kahapon, may nag-deliver po ng mga mineral, rilgot. Di isip po namin iniinom. Pag wala pong mineral? Ay, di na po nakuha. Sa puso? Sa puso. Oo, ligtas naman, hindi naman kayo doon. Si Mang Serio at ang kanyang pamilya ay mas pinili na manatili sa kanilang bahay kaysa pumunta sa evacuation center. Malinis naman itong tubig? Apo, malinis po. Kita po naman namin ang vulkan para ma-safety pa dito. Kaysa? Kaysa sa Bakwit po. Bakit po? Eh, doon po iba't-ibang taong kasama nyo. Oo. Hindi pa nyo kita ang vulkan. Oo. Eh, di nyo naman kita namin. Binabantayan nyo na lang? Lagi po nakatanaw sa vulkan. Kuryente. Wala rin kuryente. Kaya wala tubig. Galing pa ako sa kanyang amin ng kuryente at tubig. Samantala, tubig din ang problema ni Mang Melchor ng San Gregorio Laurel, Batangas. Araw-araw kasi niya nag-iigib ng tubig sa may bahagi pa ng Tamayo, Calaca para sa alaga niyang baboy. Di bali, yung baka nakukumpaya. Oo. Yung baka ay nakukumpaya lang itong mga baboy. Kailangan talaga tubig. Oo. Mga magkano ginagastos niyo? Ito yung... Ikaw na, mga siguro... Pagkakuan, mga 80 ho siguro sa pati sa gasolina. Oo, araw-araw yun. Mm-hmm. Simula nang pumutok ang taon. Oo. Oh, hindi ba kinatatakot na baka? Tatakot din ako, eh anong pang gagawin? Si Mang Melchor ay araw-araw bumababa ng lubluban sa Gregorio Laurel para tignan at pakainin ang alagang baboy. Pagdating ng hapon, muling babalik sa evacuation center. Jong Malapas, Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.